So good day mga paps, dito na naman tayo. May ipa-project na naman ako. May dinili kasi ako shock ng PCX. So papalitan ko yung shock ko na hindi nagay, yung pang NMAX. So try ko lang to kung maganda talaga ang play ng pang pang PCX. So papaklasing ko lang to ulit. Madali lang naman eh. Tanggalin to, tapos eto, tapos eto, lulugan yung mga yan. Tapos nakabaligtad na rin yan. So madali na lang yan. Okay, tatanggalin ko lang. Para matanggal natin yan, kailangan lang ng 12mm tsaka 14mm. Yung 12, ito sa baba. Yan. Tapos 14 dito sa taas. Yan o. Ito. Para dito. Okay. So, bago ko baklasin yan, bago ko tanggalin, isprayan ko muna nito. Para swabe. Para walang masirang thread, no? Isprayan ko lang. Yan. Di lang. Para hindi tayo masiraan ng thread. Okay. Tapos, tanggalin ko na to sa itas. Itong apat na. Tanggalin. So, yan. Tanggal ko na, no? So, ang pagtanggal nito, bababa, no? Counterclockwise. Okay. Yan. So, nakatulong yung ano, no? Yung WD-40 para mabilis yung ano niya. Yung pagtanggal. Kumbaga madulas. Ayan. Ayan, nakalabas na siya. Dire-diretso lang hanggang sa ayan. Yan sa mga hugot. Yan, pwede na hugot niya. Yup. Yan, hugot niya. So, yan. Ito naman. Tanggalin lang to. Tsaka to. Para may labas to. So, yan. Tanggalin ko na to. 14. Ang 14. Yan. So, yan. Tanggal na. Ganun lang, no? Lagyan ko pala ng washer to nun. Ewan ko lang kung lalagyan ko pa ng washer. Ngayon na. Si X ang ilalagay ko. Ayan. So, ay mga washer. Tapos, ito na siya. Ayan. Ito ay mag-tune sa PCX. Okay. Ayan na. Mas mahaba kanto yung PCX. Okay. Ano ko lang. So, ayan. Ayan. Mas mahaba siya. Luluwagan ko din yung sa kabila. Para madaling ma-shoot na. Luluwagan ko din. So, same process lang naman yun. Parang mas maganda siya tignan, no? Mas maganda siya tignan sa PCX na siya. Okay, luluwagan ko lang itong isa. Ayan.
tanggalin ko lang ito. Okay. So, ayan. Naluwagan ko na. Ito na lang. Ayan, tama na. Pero, WD-40 muna. Ayan. Para madaling tanggalin. Tapos, okay. So ayan, natanggal ko na eh. So pumaba na siya, ano. Okay. So ilagay ko na to dito. So ayan, higpit na yan. Ito na lang. So ang technique niyan, ibababa ko to. Itong likod. Ganyan. Para dumikit siya doon, no? Okay. So, yan. Nakikabit ko na, no? Yan. Ganyan na siya. Ito naman sa kabila. Yan. Same process. Tanggalin ko lang yan. Then, lalagay ko na dito. Okay. So, yan na, no? Nilagay ko na. Ang ganda niya tingnan. Matetesting ko yung performance nito pag nagbiyahe ulit ako. So yun o, ganda. So sa mga nagbabalak na magpalit ng shocks, PCX yun daw ang recommended eh. So itong NMAX ko na shocks, bebenta ko na lang. May gusto ng NMAX. Okay din naman ng NMAX. Hindi na siya katulad nung sa stock shocks. Malambot din siya. Pero kasi parang gusto ko i-try itong PCX shocks. Kaya ito na lang muna. So, testing ko muna to. 2 days later. Yan no. Itetesting ko yung ano, PCX na shocks. Hanap lang ako ng medyo malubak dito. May malubak dito eh. Okay yung suspension niya ngayon. Mas maganda kaysa sa NMAX na shocks. Hindi na siya nakakaldag kapag may mga biglaang ano, biglaang malalim. Ayan. Dati maingay. So mukhang okay na. Dito may malubak dito eh. Ito, malubak to. Malubak na may tubig pa. So, yun. Yun, mukhang okay na siya. Hindi na siya masyadong nalulubak. Hindi na siya makaldag. Wala na rin lumalagotok sa kanya. Okay na okay yung PCX na shocks, no? Parang ibang motor na yung dinadrive ko. Ayos. So ito, ano, recommended talaga. PCX na shocks. Maganda talaga yung play niya. So, sa mga nagbabalak na magpalit ng shocks, ito ay consider niyo sana tong ano, PCX. Talaga mawawala yung mga kaldag-kaldag niya kapag nagbabiyahe. No? Ang ganda ng play. So, ang ganda na lang mga paps. Sana may nakuha kayong idea sa video na to. And pa-support na rin ang channel. Okay, ride safe mga paps.